Happy Day! Welcome to our ATC video today. Part 12 na po ng ating pinag-aaralang bookkeeping for non-VAT seller of goods. At ngayong part 12 po, pag-aaralan muna natin yung dapat nyong malaman bago po tayo mag-fill out ng ating books of accounts by recording our business transactions. Okay? So first things first po ay alamin muna natin ano ba yung nature ng business natin. Kasi magkaiba po ang bookkeeping ng VAT sa non-VAT. Magkaiba ang bookkeeping ng seller of goods sa seller of service. Okay? Ngayon po, ang topic natin ay seller of goods at non-VAT tayo. Bookkeeping for non-VAT seller of goods tayo specifically. Okay? Maliwanag po ba yan? So, hindi tayo VAT ha. Magkaiba po kasi yung bookkeeping ng VAT. Pero ang bookkeeping ng VAT at non-VAT, okay, ay isang step lang. Okay? Isang step lang ang magkalayo doon, ang pinagkaiba niya. Sa VAT, kailangan mong hiwalay yung input VAT na 12% VAT doon sa binayaran mong mga purchases and expense. Sa non-VAT, hindi mo kailangan ihiwalay. Kasi yung 12% VAT na binayaran natin sa mga VAT registered na suppliers natin, additional cost lang sa atin yon kapag non-VAT tayo. Okay? So non-VAT po tayo, additional lang po sa cost ng binili natin yung 12% VAT na binayaran natin. Maliwanag po ba yan? Non-VAT po tayo, seller of goods. Another thing is, please bring out your 4 books of accounts. Yung binigay po naming 4 sa inyo, please bring out. Ngayon po, aalamin na natin siya ano-ano yung gamit ng bawat isa. Okay? Pakilabas po. Ito po yung 4 na klase ng books of accounts natin. We have GJ, General Journal, GL, General Ledger, CRJ, Cash Receipts Journal, and CDJ, Cash Disbursements Journal. Ngayon po, very importante po yung ating recording ng transactions sa books of accounts kasi ito yung nagpapatunay na meron tayong transactions at ito yung ebidensya din na meron tayong expenses deductible sa ating income tax at nakapag-comply tayo sa bookkeeping regulations. Wala tayong penalty, wala tayong violation. Ngayon po, yung mga resibo ng ating expenses, ang daming suppliers natin na pinagbilian natin yan, gulo-gulo yan. Ayan po, magulo-gulo yung mga expenses natin. Hindi po siya pwedeng ganyan. Kasi pag ganyan lang po yung mga resibo natin ng expenses, madali yan mawawala. Kapag na-audit ka ng Bureau of Internal Revenue, kailangan mo i-present yung mga resibo natin katunayan ng deductible expense natin. Yan. Okay? So ang gagawin niyo po dyan, dapat, charan! Katulad po nitong aming organization, naka-organize po siya. Monthly yung aming organization kung marami kayong transactions katulad namin or quarterly kung kukunti lang. So doon yung i-dedicate yung mga expenses nyo sa scratch paper, na bond paper. Tapos ipapunch nyo yan para ma-organize siya. After nating ma-record yung resibo sa ating books of accounts, kailangan natin yan i-file na. At yung filing mo dapat naka-organize pa rin katulad dito sa amin. Okay, yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po meron kayong natutunan ngayon. My name is Mark Lord and Bumagat, your RWB speaker, na lagi nagsasabing, be educated and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga next videos natin. Bye-bye!